everything, it's me, Grace. Welcome back to my channel. So for today's video, guys, is gagawa tayo ng unboxing ng aking recently biniling external microphone. Gagawan ko tong Buya Universal Cardioid microphone. So as you all know, binili ko to recently and kasama to doon sa aking recent haul video. So if like napanood nyo na yun, or hindi pa, guys, alagay ko yung link dito sa taas or sa baba. So ito nga, guys, as you all know, I recently upgraded my camera and one of its newest features. Wow, newest pa yun. Pero yung nagkaroon na kasi ng finally yung audio, external audio port yung aking camera. So finally ngayon is makakapaglagay na ako ng external mic. So as you all know, parang one of the problems ng videos ko for the past years is that ang pangit ng audio ko kasi nga wala namang audio port yung camera ko. So all the background noise, all of that nasasagap niya, plus medyo sabog yung audio quality ng mga videos ko. So I have to be really honest with you guys, wala akong budget to buy myself a Rode mic. Kasi parang nung nagka-canvas ako ng external mics, ang Rode mic, ang pinakamura na would cost you is around 4,800 pesos. And that, for me, is still a bit expensive. So, I opted to search for other external microphones available dito sa Philippines. And ito nga, guys, nabili ko to sa Henbee's camera sa May Trinoma, sa Buya Universal Cardioid microphone. And nabili ko to, guys, for 1,990 pesos. Tapos actually dalawa tong pinagpipilian ko, merong isa na 1,300, yun yung parang pinaka murang Buya external mic, tapos ito na yung sumunod sa kanya, which is yung 1,990 pesos. So guys, by the way, as for making this video, syempre itong intro na to is wala akong mic dahil andito siya sa loob. So ito yung itsura ng packaging niya, guys, and makikita nyo dito sa baba is it's compatible with smartphones, tablets, laptops, DSLR, as well as video camcorders. Dito sa likod is makikita ninyo yung kanyang features. So, babasahin ko lang for you guys. It's a compact on-camera microphone compatible with, sabi ko nga sa inyo, smartphone, DSLR cameras, consumer camcorders, PCs, or etc. Rugged metal construction, no battery required, and it has a professional fur windshield included. Ang sinabi ko nga sa inyo kanina, dalawa itong pinagpipilian ko, guys. Either yung 1,300 or itong 1,990 pesos. So, bakit nga ba ito yung pinili ko, guys? So, nasabi ko naman sa inyo, hindi niya kailangan ng battery. So, for me, it's somewhat a pro and a con. Pro siya kasi you don't have to constantly buy external battery for your mic kasi kumukuha na siya ng battery sa mismong camera mo. Ang cons lang nun is that if like gagamitin mo siya ng matagal, or like if you don't have extra battery for your camera, mas mabilis malubat yung battery mo ng camera. Pero with my experience naman, guys, hindi naman siya ganun kabilis malubat yung camera ko kahit na kumukuha ng energy or battery yung external mic sa camera ko. So parang sa akin din, parang yung kinumpute ko overall, or parang overtime, like bibilhin ko yung 1,300, parang overtime mas mahal siya kasi magkano rin yung AAA na batteries, mahal din yun, guys. So sabi ko, ito mas gusto ko siya, plus meron na siyang kasamang professional furry windshield. So, ang tagal ko mag-unbox, so buksan na natin siya, guys. Tapos, unang-unang makikita nyo, guys, dito is yung manual. Yung mismong mic. Tapos, ito yung mic, guys. Tapos, meron ng yung furry windshield nga, guys. So, ito, meron siyang ganito kasi if like, kunwari, magre-record kayo ng videos sa labas, mas parang mafi-filter out niya yung hangin. Kunyari, malakas yung hangin, nagbo-blow yung hangin, nafi-filter out niya yung noise na nagagawa ng hangin sa audio nyo. Meron din siyang kasamang lalagyan, guys. So, kunyari, dadalhin nyo si external mic sa labas. So, ito, meron na rin siyang kasamang lalagyan. It has two audio cables. So, ito yung audio cable ng mic. Kapag gagamitin mo siya sa DSLR, cameras, or sa laptop. Tapos, meron din siyang kable, guys, for smartphones. Meron din siyang kasama stand. Ito, na
parang ilalagay mo dito yung mic para pag nilagay mo siya sa camera mo is meron siyang stand. Overall guys, yun lang naman yung laman niya and alam ko gusto niyo nang malaman if like okay ba talaga yung audio quality or not. So again guys, I am not using any external microphone as per making this video. So ngayon, lalagay ko lang tong si Buya Mic sa aking camera and tingnan niyo kung paano magbabago yung ating audio quality. Hi guys! So now I am back and finally ngayon, meron na tayong naka-attach na external microphone sa ating camera. So I hope you guys are able to compare the audio quality from our intro video and now na meron na tayo naka-attach na external audio. So definitely guys, yung audio quality ko, it's much more clearer, although it can still pick up yung mga background noises and all. Definitely guys, yung audio quality natin kanina is parang much sabog siya. While with this external audio microphone is that medyo mas clearer yung dating na ating audio. The thing with the Buya microphone guys is unidirectional. So pag sinabi mo guys na unidirectional, meaning kung saan lang nakatapat si microphone mo, dun lang yung nakukuha niyang audio. So you before pala kayo mag-purchase ng microphones, you have to know if like what you're purchasing is unidirectional or omnidirectional. For me, okay lang sa akin kahit unidirectional siya kasi hindi man ako nag-vlog. So okay lang sa akin and usually naman talaga kasi is that nakatapat lang sa akin yung audio ko or like yung external microphone ko. So I have parang no issues with that or whatsoever. Feeling ko it's not fair to compare this with the Rode mic kasi definitely guys, ibang-iba talaga yung audio quality ng Rode mic. Pero for starters or for people na on a budget and looking for something that they could use for the meantime for their videos and like to improve their audio quality, definitely guys, this Buya microphone is such a great investment for starters. And like if mas gusto mo na mas maging maganda yung quality ng audios mo, definitely siguro mag-ipon ka and makakabili ka rin ng Rode mic. Pero for me guys, if like you are on a tight budget and you want something that could work as an external microphone and give you that much clearer audio, definitely this Buya microphone is worth the buy. I hope you guys enjoyed watching this video and find this demo / unboxing helpful. If you like this video, please don't forget to leave a comment down below, subscribe to my channel, and give this video a thumbs up. I will see you in my next video. Bye bye!